Bismillahirrahmanirrahim. Sa nag-iisang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na iulat sa hadith ni Abu Huraira radiyallahu anhu, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagdasal ng Salatul Fajr, Salatul Subh. Sabi sa hadith, ito ay nasa Sahihul Bukhari. Sabi nila ng mga sahaba, pangunan ni Abu Huraira, baynama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, nung time ng salatu subuh, nakaupo kami kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da intihai salah, pagkatapos nilang magdasal ng fajr, nagsalita si Propeta Muhammad at sinabi niya, kana fi man kana qablakum rajulun idh yasuqu baqaratan lah. Sabi ni Propeta Muhammad, noong unang panahon sa mga naunang nasyon sa inyo, mayroong isang lalaki na may nagmamay-ari ng isang baka. May isang lalaki na nagmamay-ari ng baka at ito'y kanyang yasuko. Hinihila niya ang kanyang baka. Pwersahan niyang hinihila na para bang ayaw sumunod ng baka niya. Itong baka na ito ay kinargahan niya ng napakaraming bagahe sa likuran. Pagkatapos ay sinakyan niya. Nung sakyan niya ang baka, gusto niyang umabante ang baka at maglakad ng mabilis upang ito'y gamitin sa kanyang paroroonan, gamitin transportasyon ng baka. Hinataw niya ang baka, hindi sumunod. Hinataw niya ulit ang baka at sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, fatakallamatil baqara. Sabi sa hadith, ito'y nasa Sahih Bukhari, ang baka sa pahintulot ng Allah ta'ala ay nagsalita. Ano ang sinabi ng baka dun sa lalaki? Sabi niya, inni lam ukhlaq lihada. Katotohanan, ako'y hindi nilikha para gawin mo sa akin ito. Hindi ako nilikha, hindi ako naging baka para gawing kargahan ng mga mabibigat na gamit. Hindi ako naging baka para saktan ng tao. Innama khuliqna lilharf. Ang katulad kong baka ay nilikha para gamitin sa pagtatanim, sa pag-aararo. Ano ang aral na makukuha sa hadith na ito? Aral na makukuha dito, laita kulla muslim. Nawa ang bawat muslim, lahat tayo, mitlu hadihil baqara, maging katulad ng baka na ito. Baka na nanauunawaan ano ang hadaf ng wujud ng pag-iral niya, bakit siya nandito sa dunya. Baka na nauunawaan bakit siya nilikha ng kanyang Panginoon. Baka na hindi papayag na masayang ang kanyang lakas, ang kalusugan na meron siya sa hindi layunin ng pagkakalikha sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga minamahal namin, mga magulang na nakikinig, maging yung mga hindi na nagkaroon ng pagkakataon lumabas sa kanilang tahanan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith, ito ay nasa 40 hadith, ad-dino an-nasiha. Ang pananampalatayang Islam ay nasiha. Nagtanong ng mga sahaba, sabi nila, kulna ya Rasulullah liman. Ya Rasulullah, kung ang pananampalatayang Islam ay nasiha, para kanino po namin ibibigay yung nasiha na yun? Sabi sa hadith, qala lillah, ibigay niyo ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wali kitabe, at ibigay niyo yung ang nasiha na ito para sa kanyang kitab. Merong nasiha na para sa Allah, may nasiha na para sa kanyang kitab. Wali rasulihi, at may nasiha na para kay Propeta Muhammad na dapat ibigay natin. Wali a'immatil muslimin, merong nasiha na para sa mga pinuno ng mga kamusliman. At panghuli, wali a'immatihim, at merong nasiha na dapat ibigay ng bawat isa sa atin sa kanyang mga kapatid. Ano ang nasiha na ito na dapat nating ibigay sa ating mga kapatiran? Tinanong si Sheikh Ibn Taymin rahmatullah alayhi, ano ang nasiha na tinutukoy dito? Sabi ni Sheikh Uthaymeen, mababasa ito sa iba't ibang mga aklat na ng 40 hadith na binigyan ng tafasil, pagpapaliwanag ng mga scholar. Ang nasiha na tinutukoy dito, iradatul khayri lil mansuhi lah. Ang kahulugan, ang hangarin mo ang anumang nakabubuti para dun sa dapat mong pagbigyan nito. Ngayon, kung dapat nating bigyan ng nasiha, nangangahulugan hindi lamang ang nasiha ay payo.
anumang bagay na makabubuti na dapat nating hangarin para sa kapatid natin. Gusto natin kung meron siyang pinagdadaanan, gumaan ito sa kanya. Kung may karamdaman, mabigyan siya ng lunas. Kung siya ay meron siyang crisis na pinagdadaanan, malampasan niya ito. At hindi tayo bagos ipagdua at hindi tayo matuwa sa pinagdadaanan. Ngayon, isa siguro sa pinakamalaking nasiha na maibibigay natin para sa mga kapatiran. Kabutihan na hahangarin natin sa inyo ay ang pagsaluhan nating basahin. Ano ang mga kainaman, kabutihan na napapaloob sa pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Bakit ito ang nais nating talakayin? Sapagkat gumising tayo ng Salatul Fajr. Subukan natin na magdasal. Ito ay nasasabi natin, kagaya mo, minsan ang Fajr ko sa Salatul, ang Salatul Fajr ko ay sa Kalagan Mosque. Kung hindi, sa Masjid Al-Nur. Kung hindi, sa Masjid Banda. Sa Bandaringit, dyan sa may part ng malapit sa Rogan. Ito ay observation lamang. At ito ay nais natin i-address ang mga kapatid natin, hindi para sila ay batikusin, kundi pagmamahal sa kanila. Maniwala kayo sa hindi, subukan nyo rin bumisita sa iba't ibang masjid dito sa Maharlika, kaawa-awa ang ating mga masajid. Minsan nahuhuli ang adan. Ano ang hukom sa adan? Ang hatol sa adan, fardun alal kifaya. Ibig sabihin ng fardun alal kifaya, obligadong pangkalahatan. Tungkuling pangkalahatan ng mga Muslim na dapat mayroong isa sa atin na mag-aadan dyan. Nawawala ang pananagutan ng lahat ng mga Muslim na nakapaligid sa isang masjid kapag meron ng gumawa. Halimbawa dito sa may Kalagan ng masjid kung saan nakapaligid itong mga tahanan dito, tuwing nade-delay po ang adan dyan sa Masjid Kalagan, nagkakasala tayong mga Muslim na nakapaligid. Ang mga nakatira na malapit, nagkakasala tayo. At tayo ay naaabsuelto sa pananagutan kapag merong tumatayong isa mula sa ating hanay upang itayo ang adan. Adan pa lang yun. Hindi pa mismo ang sala. Kaya tayo ay papasok, inshallah ta'ala, nawa ma-maximize natin yung time na naibigay sa ating, maikling oras. Babanggitin natin ang ilan sa mga pangunahing binanggit mismo ng ating mga scholar sa kanilang mga aklat na kahigitan, kainaman ng 5 beses na pagdarasal. At ang pangunahing tinutukoy dito ay yung faridah. Okay po, 5 beses ang Fajr, ang Buhur, Asr, Maghrib at Isha. Number one na nabanggit ng ating mga scholar, ang solah, ahammu wa ahabbul a'mali ilallahi ba'da shahadatain. Ang solah, sabayang, ito ay aham, pinakamainam sa lahat ng gawain pagkatapos ng shahada, pagkatapos ng pagsaksi, pagkatapos ng pagtanggap ng isang Muslim na wala na siyang ibang tagapaglikha, liban pa sa Allah Ta'ala. At ang kanyang sugo ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang pinakamainam pang gawain na maaari niyang itaguyod, ibuhos ang kanyang lakas maliban sa sala. At sinabi dito, wa ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala, at ito ang pinakakamahal-mahal mula sa napakaraming mga gawain pagsamba na maaari nating maisip. Sa hadith ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng nagtanong, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah Ta'ala, ano po ang pinakamamahal na gawain pagsamba para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tatlo ang nabanggit doon, pero unang-unang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, ang pagdarasal, pagtataguyod ng mga sambahayang sa oras kung saan ito itinakda. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Katotohanan, ang mga sambahayang 5 beses na pagdarasal sa isang araw, mayroong mga designated, mga natatanging, mga oras na dapat doon ito itatayo. Hindi sa oras na nanaisin natin, kundi sa oras na siya mismo ang nagdisenyo at nagsabatas, walang iba kundi ang ating tagapaglikha, Rabbul Izzah. Sinabi pa ng ating mga scholar, inna al-'abda lan tataqarraba ila Allah Ta'ala biqurba a'zama min muhafazati 'ala as-salawat.
walang sino mang alipin. Ang nais niyang mapalapit siya sa Allah Ta'ala. Mahalin siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang anumang gawain na makapagdadala, makapag-iigib ng awa, pagmamahal, at ikaw ay mapapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, liban sa pangangalaga mo sa pagdarasal. Minsan sa community, kapag mayroong tao na kilala, tanyag, popular, may kabutihan, may impluensya, siguro normal sa tao na hangarin niya, sana maging kaibigan ko rin si brother. O di kaya sana si sister, makilala ko man lang. O di kaya kung may kainan dyan, o may meron dyan pagtitipon, sana makadaupang palad ko man lang. Hindi ba, hinahangarin, normal ito na maramdaman ng isang tao, lalo kapag mabuti yung tao na yon. Paano pa sa Panginoon na siyang lumikha sa lahat ng mga nilikha? Innaka lan tataqarraba ila Allah, hindi magiging malapit ang isang alipin sa siyang lumikha ng lahat. Sa siyang nagmamay-ari ng lahat. Sa siyang nasa kanya ang lahat ng susi ng pintuan ng mga biyaya. Sa siyang pinakamaawain, sa siyang pinakamahabagin, pinakamapagpatawad. Ano ang makapaglalapit sa atin sa kanya? Number one, ang sala. Ito ay binanggit ng ating mga scholar sa kanilang mga aklat. Sabi pa dito, watadhakkar qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At alalahanin natin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ito ay hadithun sahih. Pinaka malapit na tagpo ang isang alipin sa kanyang Panginoon sa oras ng kanyang pagpapatirapa. At ang pagpapatirapa, sumisimbolo sa ganap at wagas na pagsuko sa ating tagapaglikha. Inuulit natin, tandaan natin ang ating pagpapatirapa, ang ating sujud, ang pagbaba natin ng ating mga noo sa sahig, ang ating mga ruko, ang kabuuan ng ating sala, pagdarasal, ito ay sumisimbolo sa wagas at tunay na pagsuko natin sa kalooban ng nag-iisang tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun ang una. Pangalawang kahigitan ng sala, ang sala, ang limang beses na pagdarasal sa isang araw, mga kapatid sa pananampalataya, mga mahal at ginagalang naming mga magulang, ito po ay liwanag. Sino ang nagsabi na ang sala ay liwanag? Ang nagsabi ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun. Sabi niya, at ang mga sala, ang pagdarasal ninyo, ito ay liwanag sa inyo. Sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah, sinabi niya, wa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, was-salatu nurun, fa ma'naahu annaha tamna'uhu min al-ma'asi. Sinabi ni Imam Nawawi sa komentaryo niya sa hadith na ito, na sinabi ni Propeta Muhammad na ang ating mga sala ay liwanag in a sense na ang ating mga dasal, ito ay ating magiging mga panangga. Ito ay ating magiging protection. Para tayo ay mapalayo mula sa mga maasi, mga maksiya, mga paglabag, mga gawain na kamuhi-muhi at kagagalitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ba ang tao dito sa Pilipinas kung saan tayo nakatira, ito ay kabilang sa mga lugar, bansa na napakatindi ng init. Hindi natin kayang bumiyahe, siguro halimbawa sa mga brother na nagmumotor, hindi natin kayang bumiyahe kung tayo ay walang saklot sa katawan. Bukod sa pangangalaga sa aura, hindi natin kakayanin. Kahit nga ang walang helmet, kahit ang walang salamin, halimbawa kung nagmumotor tayo, mahirap na bumiyahe. Bakit? Dahil mapipinsala ang ating katawan, ang ating balat, ang ating paningin. Masisilaw tayo sa tindi ng sikat ng araw. Ngayon, merong mas higit sa sikat ng araw na dapat alalahanin natin, na dapat protektahan, pangalagaan ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya. Ano yun? Ang makagawa tayo ng mga bagay na mag-iigip ng galit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at maglalayo sa atin sa kanyang rahma. Ngayon, ano ang makapaglalayo sa atin? Sinabi dito, walang iba kundi ang ating mapagdarasal. Dahil ang saladawika ay nur, liwanag. Sabi pa ni Sheikh Uthaymeen, kanyang komentaryo din sa hadith na ito ni Propeta Muhammad hinggil sa kanyang sinabi na ang sala ay liwanag. Qala ibn Uthaymeen rahimahullah, was-salatu nurun ay ang kahulugan, salatul faridati wan nafila. Ang obligadong mga dasal, maging ang mga voluntaryong dasal na mga sala, nurun fil qalb, liwanag sa puso ng isang mananampalataya. Wa nurun fil wajh, at liwanag sa kanilang mga mukha.
dito makikita natin na hindi na natin kailangan ng kojic. Hindi na siguro kailangan ng mga ano mang mga produktong pampaputi. Yung mga nakikita sa billboard, mga Brilliant, Chinchansu, may gumagawit pa ba? Mga lola natin, yun ang kinamulatan natin eh. Hindi na kailangan nun. Dahil sapat ang pagdarasal 5 beses sa isang araw para magkaroon ka ng liwanag na wala sa mga taong hindi nagsasagawa ng salah. Okay, sino ang magbibigay nun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. At pinakamahalaga, ito ay nurun fil qabr. Doon sa libingan. Sinabi sa isang hadith, Al-qabru baytul wahsha. Ito ay tirahan ng taong inilibing na ang mga kasama dyan dito ay mga wahsha. Mga lamang lupa mula sa mga insekto at iba pang mga nakatira sa ilalim ng lupa. Wabaytul gulma. Ang libingan, ito ay tirahan na punong-puno na babalot ng kadiliman. Gusto nating magliwanag, liid nila ang ating mga libingan. Kung mauna na tayo, pangalagaan ng mga sola. Gisingin ng pamilya. Nakakaawa ang umma na ito. Na minsan may mga tao, nandun yung hamasa. Alhamdulillah, nandun yung excitement nila sa mga dakilang mga pagsamba. Pero, gumising tayo ng fajar. Saksi ang mga malaika. Na sa oras ng fajar, kakaunti tayo na nagdarasal. Saksi ang mga malaika na de-delay ang adhan. At yan ay pananagutan natin mga Muslim. Wala tayong sisisihin na sino man. Lahat tayo ay mas'ul. Lahat tayo ay haharap at mananagot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, nakainaman ng sala. Hada amalun kana alayhi al-anbiya'u alayhi mussalatu wassalam yuhafidhuna alayha. Sabi ng mga scholar, ang pagdarasal, ang mga sala, hindi lang ang umma na ito ang mayroong pagdarasal. Maging ang mga naunang mga anbiya, naunang mga propeta, mayroon din silang sariling sharia. May sarili silang batas hinggil sa pagdarasal na iniobliga sa kanila ng Allah Ta'ala. So hindi lang ang umma na ito. Ang umma, ang nasyon ni Moses, ni Musa, meron silang dasal. Ang nasyon ni Isa alayhi salam, meron silang pagdarasal. Ang nasyon ni Abraham, ni Ibrahim sa Quran, meron din silang pagdarasal. Ano ang katibayan? Nasasaad sa banal ng Quran ng ilan sa mga katibayan. Sinabi, nasasabi sa ilang mga aklat, Walamma taraka an-nabiyo Ibrahim ahlahu bimakkatil mukarrama. Kung maaalala ninyo, sa sira ni Ibrahim alayhi salam, nung kanyang iwan ang kanyang pamilya sa Makkatul Mukarrama. Iniwan niya si Hajar alayhi salam at ang kanyang bagong silang na sanggol na si Ismail. Hindi lang yun basta bagong silang. Yun ay most awaited. Napakatagal yung inintay. Kaya nga nasaad din sa Quran, Rabbi habli minas salihin. Ipinagduduan niya ng paulit-ulit, Ya Allah, biyayaan niyo ako ng anak. Pagkalooban ninyo ako ng supling na kung saan ay matuwid. Umabot siya sa katandaan, edad na kung saan ang tao maaari na sigurong sabihin na susuko na at mawawala na ng pag-asa. Pero sa punto na doon na siya parang mawawala ng pag-asa, doon dumating yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may hikma rin minsan sa mga delay na nangyayari sa buhay natin. Okay? Anong sabi dito? Nung iwan ni Ibrahim alayhis salam ang kanyang mag-iina, si Hajar at si Ismail, nung iwan niya ito, sabi sa tafsir, nung siya ay makalayo at mapunta sa lupain na kung saan, tanaw niya yung kanyang mag-ina. Tanaw niya kung saan niya sila iniwan, subalit hindi siya natatanaw ng kanyang misis, ni Hajar. Ano ang nangyari? Itinaas ni Ibrahim ang kanyang dalawang kamay at siya ay nanalangin. Anong sabi niya? Sa surat o Ibrahim, okay? Ayat 37, Rabbana, o aming Panginoon, Inni askartu min dhurriyyati biwad. Ya Allah, iniwan ko po ang aking mag-ina sa lugar na kung saan nasa pagitan ng dalawang lambak. Biwad. Nasa pagitan ng dalawang lambak at hindi ito lambak na mabunga. Kumbaga hindi ito fruitful. Walang mga tumutubo. Biwadin ghayri dizar. Lambak na kung saan deadland. Walang tumutubo na kahit ano. Ibig sabihin, walang source of life. Okay? Biwadin ghayri di zara'in inda baytikal muharram. Subalit yung lugar na yun, yun ang baytul muharram. At sinasabi ng ilang mufassirun, nandun na dati pa yung Kaaba. Itinayo ni Adam a.s. Okay? Sinasabi, bago pa man i-rebuild ni Abraham at ni Ismail, silang mag-ama, later on itatayo nila yun, ay nandudoon na yun. Okay? Wallahu ta'ala alam bisawab. Anong sinabi ni Ibrahim? Kung tayo yun, iiwan natin yung pamilya natin sa isang lugar na deadland. Walang kahit anong source of life. Walang makakasama.
siguro una nating hihingin, ya Allah, biyayaan niyo sila ng mga pagkain, biyayaan sila ng ng shelter, yung tirahan, biyayaan sila ng security. Pero anong siya nung hiningi niya, Rabbana liyukimus sala. Ya Allah, ibilang niyo ang aking pamilya. Kasi hindi niya sigurado eh, kung magkikita pa sila ulit. Walang, hindi niya may gagarantee kung ipagkakaloob pa ng Allah na magkita-kita sila ulit. Pero anong panalangin niya? Rabbana liyukimus sala. Ya Allah, ibilang niyo po ang aking pamilya sa mga taong nagtataguyod ng pagdarasal. Kaya mga magulang, kung meron tayong unang-una na dapat hangarin para sa pamilya natin, bago pa yung diploma, mabuti yan, alhamdulillah, makapagpatapos tayo ng mga anak natin, bago pa yung stable na kabuhayan, trabaho, or negosyo, unang-una yung pagdarasal. Kaawa-awa ang umma na ito kung tayo ay mamapabilang sa mga umma na bayyaus wala, na mga umma na iniwan at tinalikuran ng pagdarasal. La izza, wala nasra, walang kalakasan, walang tulong na darating mula sa Allah subhanahu wa ta'ala kung iiwan at tatalimuran natin ang pagdarasal na ito. At hindi rin magiging kabawasan sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi tayo magdarasal sa Kanya, bagkus tayo ang magiging talunan at tunay na nawalan. Kasunod, nung si Ibrahim a.s. nasundan si Ismail, nagkaroon siya ng pangalawang anak. Sino yun? Si Isaac o si Ishaq? Nung nagkaroon siya ng dalawang anak, sinabi niya rin ang mga sumunod na salita. Nabanggit din sa surato Ibrahim, sinabi niya, Alhamdulillahilladhi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Papuri ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na nagkaloob sa akin, binigay niya sa akin si Ismail at binigay niya sa akin si Ishaq. Hindi basta ibinigay, ibinigay niya ito sa punto na kung saan imposible na siguro magkaanak ang isang tao dahil nasa katandaan na siya. Alal kibar, nasa katandaan na siya ng kanyang edad, na halos sumuko na siguro ang isang tao kung siya ay nasa ganong sitwasyon. Sabi niya, sinundan niya yun, pagkatapos niya magpasalamat, sabi niya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, itong dalawang anak ko na ibinigay mo sa akin at ako na kanilang ama, panatilihin niyo po ako na sana muqimas sala. Mudawim, nasa amin yung dawam, yung pagpapatuloy, consistency sa pangangalaga sa pagdarasal. Makikita natin mga anbiya, mga naunang mga propeta, kung gaano yung pagpapahalaga nila sa sala na itinagubilin, ipinag-utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang Panginoon. Kasunod, sa panahon naman ni Isa a.s., sa panahon ni Isa a.s., merong ayat sa suratu Maryam. Sabi doon, kung maalala ninyo nung manganak si Maryam a.s. sa kisa, sa kwento doon sa suratu Maryam, sa loob po ng Quran, dahil may mga kapitbahay tayo wala pa sa Islam, ay isang buong kabanata sa marangal na Quran, tumatalakay patungkol kay Maria at kay Jesus. Okay po? Sabi doon, nung manganak na si Maryam, fa'atat bihi qawmaha tahmilu, at ipinag-utos sa kanya ng Allah Ta'ala na bumalik ka na ngayon sa iyong kaum. Sapagkat nanganak siya sa malayong lugar. Ngayon, bumalik ka sa kanila na may dalang ang anak. Okay? Sinunod ni Maryam a.s. bilang pagsuko sa Allah Ta'ala. Sinunod niya, nung makarating siya sa kanyang kaum, sa kanilang mga kapitbahay, ano ang kanilang unang reaksyon? Sabi nila, Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an thariya. Maryam, tunay na ikaw ay nakagawa ng karumal-dumal na bagay. Ano yan? Ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Hindi ni minsan naging masama ang iyong itay at ang iyong ina ay hindi naging maruming babae. Wala kang asawa, paano ka nagkaroon ng anak? Yun ang gustong sabihin ng mga mapanghusgang kapitbahay. Sana huwag tayong ibilang ng Allah Ta'ala sa mga ganitong kapitbahay. Okay? Sapagkat nasasaad sa isang hadith, kabilang sa mga unang hadith na itinuro ni Propeta Muhammad nung dumating siya sa Madina, bagong tayo ang Masjid Nabawi, sinabi ni Propeta Muhammad, La yu'minu ahadukum man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Hindi tunay na mananampalataya ang sino mang sa inyo, sila na hindi ligtas ang kanilang mga kapitbahay sa pinsala nila. Sabi ng mga scholar, pinsala ng dila at pinsala ng kanilang mga kamay. Sabihin, anumang pinsala na maaaring idulot ng ating mga dila, pinsala na maaaring idulot ng ating mga kamay, sabihin, masaktan natin sila. At mas masakit minsan yung pinsala ng dila kung para sa, minsan nga mas okay yung sinaktan ka eh, ng physical, kesa yung pinagsalitaan ka, inusgahan ka, ay pinangalat,
Ginawan ka ng hindi mga mabubuting mga kwento at salita. Mas matindi yun. Anong sabi ni Propeta Muhammad? Hindi tunay na mananampalataya. Nawa ay hindi tayo mapabilang doon. Ngayon, to cut the long story short, para mas mapalamit tayo, ngayon sabi nila kay Mariam, bakit hindi ka sumasagot o Maria? Bakit hindi ka sumasagot? Anong kahalayan niyang ginawa mo, nagkaanak ka nang wala kang asawa? Okay? Pero nangako siya sa Allah, inni nadhartu lirrahmani sawman, falan ukallima al-yawma insiya. Ito ay pangako ko sa Allah na ako ay mag-iimsak. Ako ay hindi kakausap ng mga tao. Okay? Fa-asharat ilay. Siya ay tinuro niya yung kanyang anak. Ito, yung tosanggol na nandun sa kanyang parang duyan o kanyang higaan. Fa-asharat ilayhi. Sumagot ang mga tao. Ba't mo tinuturo yung bata? Anong isasagot niyan? Sabi, qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Anong alam ng sanggol? Sagutin mo ang aming tanong. Dito na dumating ang mu'jiza. Kabilang sa mga milagro na naganap noon, nagsalita si Isa alayhi salam, si Jesus, na isang sanggol sa duyan ng kanyang ina. Nagsalita sa pahintulot ng Allah Ta'ala, qala inni abdullah. Sinabi niya, ako tunay ay alipin ng Allah Ta'ala. Isang sanggol nagsabi, qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Mayroong aklat na ipinadala sa akin at yun ang ebanghelyo, ang Injil. Waja'alani nabiyya. At ako ay hihirangin na propeta. Okay, ako ay kanyang magiging propeta. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salah. Ako ay ginawang mubarak ng Allah Ta'ala. Sabi sa tafsir ni Imam Ibn Kathir, mubarak ay amiran lil khair, amiran lil ma'ruf, amiran bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Siya ay ginawang mubarak ng Allah Ta'ala na ang kanyang magiging gawain para sa mga tao ay uutusan sila. Igaguide sila, aakayin sila tungo sa kabutihan at pagbabawalan sila mula sa mga kasamaan. Wa awsani bis-salah. At nabanggit din sa ayan na ito na nung panahon din pala ni Isa alayhi salam, sanggol pa lamang si Jesus, ibinilin na sa kanya ng Allah Ta'ala ang pagpapahalaga sa salat. Okay? So yun ang ilan sa mga katibayan. Isa pang katibayan, wa awsani bis-salati waz-zaka ma dumtu hayya. Yun ang kabuuan ng aya. Ngayon pumunta tayo sa panahon naman ni Musa alayhi salam. Meron po ba silang sala kagaya ng sala natin? Ang sagot ay sinagot sa maranal na Quran. Sinabi sa surah Taha, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan, ako ang, sabi ng Allah Ta'ala, siya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa ana, wala nang ibang Diyos pa kundi siya lamang, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'abudni o Musa, sambahin mo ako, wa aqimis salata li dhikri, at itayo, itaguyod ang pagdarasal, ang sambahayang bilang pag-alala sa akin. Okay? Ilan yun sa mga katibayan na maging ang mga anbiya? Yun ang kanilang, ganun ang kanilang pagpapahalaga sa pagdarasal, pagkasambahayang na mayroon sa kanilang panahon. Kasunod na kabutihan ng sula, ang pagdarasal ay kafara. Ito ay mag-erase, magde-delete ng ating mga pagkakasala, mga pagkakamali natin biidhnillahi ta'ala. Sa hadith ulit ni Abu Huraira radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, narinig ko ang sugo sallallahu alaihi wasallam nagwika, araaitum law anna, sabi ng Propeta Muhammad, araaitum law anna nahran bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi shay? Qalu ya Rasulullah, la yabqa min daranihi shay. Qala fadhalika mithlu salawatil khams. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad, napipicture out ba ninyo kung ang isa sa inyo ay nakatira sa tabing ilog? At siya ay maliligo ng limang beses doon sa ilog na yun. Hal yabqa min daranihi shay. May matitira pa kayang dumi sa kanyang katawan kung limang beses siyang maliligo doon sa ilog na yun? Sagot ng mga sahaba, qalu la yabqa min daranihi shay. Wala pong matitirang dumi sa kanya. Sabi ni Propeta Muhammad, at ganoon ang kasing kahalintulad ng pagdarasal ng limang beses sa isang araw. Binuburan ito ang ating mga maliliit na mga kasalanan. Okay po? Kasunod, kabilang din sa kainaman at kabutihan ng sala, ito ay nag-iigib ng awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagdarasal po ay nag-iigib ng awa
rahma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At lahat tayo ay labis. Napakatindi. Nahnu fuqara'u ila rahmatillah. Tayo ay mga pobre, mga dukha at maralita na naghahangad ng awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa dami ng pagkukulang natin bilang mga alipin ng Allah Ta'ala. Pagkukulang natin sa karapatan ng Allah Ta'ala. Pagkukulang natin sa ating mga magulang. Pagkukulang natin sa ating pamilya. Pagkukulang natin bilang isang Muslim. Labis ang ating pangangailangan sa awa ng Allah Ta'ala. Ngayon anong sinabi sa hadith? Kanina nabanggit ni Ustaz Nabil, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Tama yun. Hindi kabilang ang mga nabanggit ng Valentines. Hindi tayo ginawa, hindi ang Islam ay nag-utos sa atin na maging mapagmahal lamang o gunitain ang pagmamahal sa isang specific na panahon lamang. Ang pagmamahalan ng mag-asawa, ito ay para sa mga may asawa na ano, ang pagmamahalan nila ay hindi nasusukat doon sa mga bulaklak. Actually, merong mas sweet doon. Nabanggit sa isang hadith, hindi nyo na kailangan gumastos ng bulaklak. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla thumma ayqadha aw ayqadha wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma. Tutuloy natin ang konti yung hadith. Tutuloy natin yung kasunod. Sabi ni Propeta Muhammad, kinaawaan ng Allahu Ta'ala ang isang lalaki, ang isang mister. Itinayo niya ang salatul qiyamul layl sa gabi. Sabi, nag-qiyamul layl siya at ginising niya ang kanyang asawa. Na kung tumanggi ang kanyang asawa para magdasal din kasama siya o gawin ang kanyang ginawa, nabuhat fi wajihal ma. Iwinisik ang tubig. Iwinisik ano? Hindi ibinuhos. Binisikan ng tubig ang mukha ng kanyang asawa bilang pagmamahal sa kanya na mahal, itayo mo rin ang dasal. Okay? Counterpart noon, ganun din, kinaawaan ng Allah Ta'ala ang isang babae. Qamat min al-layli fa sallat, itinayo ang pagdarasal sa kalagitnaan ng gabi at ginising din ang kanyang asawang lalaki. Fa in aba, na kung hindi sumang-ayon ang asawa niya, mahimbing talaga ang tulog, si Mrs. kukuha rin ng tubig. Either iwa-wipe or iwiwisik niya sa mukha ng kanyang asawa out of love sa kanya. At yun ang pinaka pagmamahal na hindi mapapantayan. Pagmamahal alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano yung sala na tinutukoy doon? Sala na sunna. Sala na hindi obligado. Paano pa kung fajr natin gigisingin yung mga asawa natin? Paano pa kung fajr natin gigisingin? Ano kayang awa ang ibibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? La ilaha illallah. Kaya mamaya, inshallah, assignment natin lahat. Hindi lang assignment ng mga babae, assignment ng bawat isa. Mag-unahan sa paggising sa kanilang mga asawa. Ang mga mag-asawa na nagsasama sa ganitong paraan, inshallah, walang takot at walang pangamba. May forever sa Jannah. Yung mga nagsama, alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi matatapos sa kamatayan ng kanilang pagsasama. Mayroong mustakbal, future para sa kanila sa kabilang buhay. Panghuli, nais natin banggitin na sinabi rin ng ating mga scholar na ang kakabilang sa kahalagahan ng ating pagdarasal, ito ay ang unang-unang ninitisin, kukwentahin mula sa mga karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kabilang buhay, sa paglilitis, tatanungin tayo sa karapatan ng bawat karapatan. Mayroong paglilitis para sa karapatan ng mga tao at nasasaad sa ilang hadith, unang karapatan ng tao na itatanong ay haqquhu fid dima, yung karapatan na may kinalaman sa dugo, sa buhay na kinuha. Okay? Pero sa karapatan ng Allah Ta'ala, ang unang itatanong ay ang karapatan niya sa atin patungkol sa ating mga sala. Fa'in saluhat, saluha sa'iro amali. Kapag ka naging katanggap-tanggap, pasado ang ating mga dasal, inshallah susunod ang ating mga iba pang mga gawain. Ngunit kapag ito ay hindi pasado at nasira, la ilaha illallah, maaaring masira, pasada sa'iro amali, maaaring maging masira ang ating mga natitira pang mga gawain, liban kung meron tayong mga nawafil. Meron ding hadith na nagsasabi, kapag may kulang, tingnan ninyo yung awa ng Allah Ta'ala. Kapag sa kabilang buhay, kinuwenta na, itinotal na ang ating mga sala at merong naks, may pagkukulang. Anong gagawin? Sasabihin ng Allah Ta'ala, tingnan ninyo ang kanyang mga nawafil. Yung tahajjud niya, yung kanyang dalawang raka'a bago ang fajar, apat na raka'a bago ang zuhur, dalawang raka'a pagkatapos ng duhur, dalawang raka'a pagkatapos ng maghrib, dalawang raka'a pagkatapos ng isya. Tingnan ninyo yung kanyang witir. Idagdag ninyo hanggang sa nang sa ganun ay makamit niya ang awa ng tagapaglikha.
Sebab ma hadzal rahmah, ma hadhihi rahmah. Tingnan ninyo ang awa ng Allah Subhanahu wa taala, nawa kalugdan tayo ng ating tagapaglikha, nawa anumang kabutihan na mayroon dito sa ating pagtitipon, maiuwi natin at inshallah maisabuhay natin sa pinakamahusay na paraan ng pagsasabuhay. Ano man ang mga pagkukulang, ito ay sa kahinaan natin, kahinaan namin. At kukunin ko ang pagkakataon, nagpapasalamat ako sa ating mga asatids na nagkaroon tayong muli ng ganitong pag-aaral. Nawa yung mga kasama natin noon, nakasama natin sa pagsamba, dati po itong pasugalan, itong tinatayuan namin, bilyaran at tongitan ito, nagaganap dito ang mga pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawa yung mga nakasama natin, mahal natin na mga kapatiran, para ito ay naging madrasa noon, nawa anihin nila anumang porsyento, bahagi, portion ng gantimpala na mayroon sila na matatamo nila sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nakfi bihada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.